Ginisa sa Senado ang Cebu Pacific dahil sa mga reklamo ng kanselasyon ng flights at problema sa pagbubook. Nababahala raw ang mga senador sa napapadalas na reklamo sa airline kaugnay ng offloading at iba pang aberya sa pagbook ng flight. May nagreklamo rin sa rescheduled flights na mas mahal ang presyo. Ang paliwanag ng Cebu PAC, minsan daw ay biglang may nalilibreng upuan kapag may pasaherong nagbago ng flight. Pero aminado silang hindi ito na ipapaalam agad sa mga pasaherong unang nakansela ang flight. Di na overbooking nga eh. Parang nagiging modus ngayon, cancellation with no explanation. Kasi nakakita na ako nung text or email, napaka-cold. Nung nakasulat lang, we are canceling your flight. Tapos parang may button ka na ipipress. Tapos malaman lang, ay, we apologize. Yan po ang tinig ni Senator Nancy Binay. Nasa bundi ng Senado ang Civil Aeronautics Board dahil daw hinahayaan na mag-overbooking hindi lang ang Cebu Pacific, kundi pati ang ibang airlines. Meron na ho ba kayo na sanction dahil sa illegal activities na ito? Ito po na kayo po mismo lang sabi. Kung wala, then inutil po kayo. Wala pa po sa ngayon. Nilalargahan nyo lang, pinapabayaan nyo lang. Tuloy-tuloy lang nangyari itong masamang gawain na ayon sa inyo, illegal. And yet, wala kayong ginagawa. This has been happening for a long time, even before pandemic. Dahil nga sa mga naturang problema, isinusulong na rin sa mababang kapulungan na imbestigahan ng mga airline, partikular ang Cebu Pacific. Iminungkahi rin ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez na suspindihin ang prangkisa ng naturang airline. Ang giit ni Rodriguez, dapat munang bawiin ang prangkisa ng Cebu Pacific hanggat hindi nito kayang makapagbigay ng matinong serbisyo sa publiko. Dagdag pa niya, ang prangkisa ay isang pribilehiyo lamang na ibinibigay sa isang kumpanya. Hindi dapat ito pinakikinabangan na taong bayan ang napeperwisyo. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.